Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Pera ang kusang lalapit sa iyo kapag ginawa mo ito ngayong July 21, full moon. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi, ay buong puso po akong nagpapasalamat sa suporta na ibinibigay ninyo sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Sa mga napadalan at nakatanggap na ng giveaway na aking ipinadala, ay good luck po sa inyong lahat. Naway ang lucky charm na inyong natanggap ang magdala sa inyo ng tagumpay, kasaganaan at kayamanan. Kung meron naman po sa inyo ang hindi pa nakatatanggap, ay paki-comment para ma-follow up ko sa post office. At kung nawala na naman po ito ay papalitan ko upang mapadalan ko kayo nang panibago. I-comment nyo lang po ang complete name at address, pati na din ang inyong cellphone number. Sasamantalahin ko na din po ang pagkakataon na ito para makiusap sa inyo na paki-follow ang Facebook account ko na Gio and Gwen Luck and Money Channel at ang Lucky Channel. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Sa mga hindi ko po nasasagot na kahulugan ng panaginip ay pasensya dahil busy pa po ako. Muli po ay maraming salamat at sa dulo po nito ay ang bagong shoutout. Kung kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual ng mga pampaswerte, higit sa lahat sa kapangyarihan ng buwan at nagnanais ka na umangat ang iyong buhay, tuluyang yumaman at matupad ang iyong mga pangarap, ay narito ang maari mong gawin at gawin mo ito sa loob ng iyong tahanan. I-manifest at i-claim mo na agad sa iyong sarili na ito ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon at ang iyong pamumuhay ay mababago na ng tuluyan. Maari niyo itong gawin sa gabi ng full moon upang maakit ang pera at swerte. Kailangan po lamang na bago nyo ito simulan ay tahimik ang inyong paligid, walang galit at inggit sa inyong puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ritual ay magkakaroon ng katuparan. Ang full moon o kabilugan ng buwan ay isang napakahalagang bahagi ng siklo ng buwan kung saan ang buwan ay lubos na bilog at ganap na nakikita sa kalangitan. Ito ay madalas na itinuturing na panahon ng kapangyarihan, pagpapalakas at pagpapahayag ng pasasalamat. Ang full moon ay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas upang gawing epektibo ang mga ritual. Ito ay isang oras ng pagpapalakas ng mga intensyon at layunin at pagtanggap ng enerhiya mula sa kalangitan. Sa kabuuan, ang full moon ay nagbibigay ng isang mahalagang pagkakataon para sa pagpapalakas, pagpapahayag ng pasasalamat at paggawa ng mga ritual na makapagbibigay lakas at makapagdudulot ng positibong epekto sa iyong buhay at sa kapaligiran. Ito ay isang espesyal na panahon na dapat mong gamitin upang magtagumpay at magbigay pugay sa mga biyayang iyong tinatanggap. Napakasimple at napakadali lamang gawin ng aking ibabahagi na maaari ninyong gawin sa gabi ng full moon ngayong July 21. Ang gagawin niyo po lamang ay maghanda ng mga dahon ng laurel kahit na gaano karami at may punit o sira ay maaari ninyong gamitin sa kadahilan ng ang dahon ng laurel ay tradisyonal na simbolo ng tagumpay at karangalan sa maraming kultura. Ito ay maaaring gamitin sa mga ritual na naglalayong magdala ng tagumpay at pagpapalakas sa loob ng mga layunin at pangarap. Ito din ay kilala bilang simbolo ng papuri at pagkilala sa mga tagumpay at achievements.
Ito ay maaaring gamitin sa mga ritual na nagpapahayag ng pasasalamat at pagpaparangal sa mga biyaya at tagumpay. Sa gabi ng full moon kung saan tapos na ang inyong mga gawain, ay ilagay ang mga dahon ng laurel sa isang lalagyanan, maaaring sa tasa, plato o kaya naman ay garapon, at pumunta ka sa labas ng iyong tahanan kung saan ikaw ay masisinaga ng liwanag ng kabilugan ng buwan. Habang hawak mo ang lalagyanan ng dahon ng laurel, ay isipin mo ang iyong mga hangarin o mga bagay na nais mong mangyari habang nakatingin sa bilog ng buwan. Maaring ito ay tungkol sa kabuhayan, kalusugan, pamilya, pag-ibig, trabaho o anuman ang iyong hangarin. Magdasal at mag-isip ng mga positibong intensyon habang tinitingnan ang buwan at ang mga dahon ng laurel. Maaari mo ding pakinggan ang simpleng panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig. O Panginoon ng kasaganaan, sa ilalim ng kagandahan ng buwan na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi, ako'y humaharap sa iyo ng buong puso at pag-asa. Sa mga dahon ng laurel na hawak ko, ipinapaabot ko ang aking matimyas na pasasalamat sa iyong mga biyayang walang sawa. Ang dahon na ito ay sagisag ng tagumpay at kasaganaan, at ito'y iniaalay ko sa iyong kagandahang loob. Sa gabi ng full moon, ipinapaabot ko ang aking mga pangarap at hangarin. Naway gamitin mo ang bango ng laurel na ito upang akayin ako patungo sa landas ng kasaganaan at tagumpay. Sa bawat takbo ng buhay, patnubayan mo ako upang makamit ang kaharian ng yaman at kasiyahan. Buksan ang mga pintuan ng pag-asenso at pagkakataon, at bigyan mo ako ng karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Panginoon, hinihiling ko ang iyong patnubay at pagpapala sa gabi ng full moon. Isinusumpa ko ang aking sarili sa masigasig na pagtatrabaho at pagbibigay, at naway maging daan ito patungo sa tagumpay at kasaganaan. Sa iyong pangalan, amen. Sa pamamagitan ng panalangin na ito, ay hinihiling mo ang gabay at pagpapala ng Diyos habang nagsasagawa ka ng ritual ng kasaganaan at ng tagumpay. Maaari mong palitan o baguhin ang panalangin na ito nang naaayon sa iyong paniniwala, pangangailangan at pananampalataya. Pagkatapos mong manalangin, ay iwanan ang mga dahon ng laurel at pasinagan pa ito sa buwan upang mas lalo pang makamit ang positibong enerhiyang ibinibigay ng buwan. Pabayaan ito sa labas ng iyong tahanan sa loob ng isang oras o higit pa. Kung umuulan naman sa inyong lugar, ay maaari nyo itong iwan sa inyong bintana dahil ang enerhiya ng buwan ay andyan lamang kahit na ito ay natatakpan ng mga ulap. Makalipas ang isang oras, ay maaari mo nang kunin at maglagay ng dahon ng laurel sa lagayan ng iyong bigas upang hindi ka maubusan ng pagkain sa araw-araw. Kahit na gaano karami ng dahon ng laurel, ay maaari mong ilagay sa iyong bigasan. Maaari ka ding maglagay ng isang dahon ng laurel sa iba't ibang bahagi ng iyong tahanan. Hangga't maaari, ay ilagay ito sa mataas na lugar bilang paggalang sa positibong enerhiya na daladala ng dahon ng laurel. Maaari ka ding maglagay nito sa iyong bag, pitaka o lagayan ng kita kung ikaw naman ay mayroong negosyo. Sa ilalim ng unan upang magkaroon ka ng magandang panaginip at inspirasyon. Sa lagayan ng libro ng iyong mga anak
kung sila ay nag-aaral pa upang sila ay magkaroon ng swerte at tagumpay sa pag-aaral. Tuwing ikaw ay aalis, maaari ka ding maglagay nito sa iyong bulsa upang magkaroon ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at magkaroon ng positibong resulta sa lugar na iyong pupuntahan. Tuwing ikaw ay gagawa ng mga ritual gamit ang dahon ng laurel, ay ito ang iyong gamitin upang maging positibo ang resulta ng ritual na iyong gagawin. Ang mga natirang dahon ng laurel ay maaari mong ilagay sa iyong altar at saka gamitin kung kinakailangan. Maaari din ninyong pasinagan ngayong full moon ang mga kristal, mga pampaswerte na inyong ginagamit tulad ng anting-anting at mga amulet. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari, kaya't nakabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte, tagumpay, kasaganaan at kayamanan ay tuluyan na nating makamit sa ating buhay. Hello and shout out po kay Deogracia Lina, Mila Mirasol, Estrella Vlog, Josefina Umanas, Aaron Lanonte, Yoyi Alvaro, Danielle Gio, Joy Palillo. Shoutout din po kay Maylene Grace, Leona Granada, Shirley Balbuena, Leticia Cariaga, Jovi Sugisaki, Rodrigo Pocot, Madonna, Daisy Ledsi, Julie Legaspi, Rosana Escarilla, Joya of Isabela, Yoli of Japan, Nancy Silvosa, Elena Baksal Pabrua, Elizabeth Dalastas of Mindoro, Maxima Shimizu, Jasmine Jade Singapore, Josefina Pascua, Ami Lumen, Stephanie Datanghel, Lelin Sanchez of Riyadh, Saudi Arabia. Hello and shout out din po kay Tony Villa, Jeffrey Del Rosario, Yolanda Di Guzman Hanyako, Eufemia Santor, Marilyn Frondosa, Albert Orara, Arnold Dungaingay, Mia Liu, Bubbles Merto, Sally Malabanan, Mildred Havellana, Teresa Libosta, Teresita Latumbo, Karenina Sionson, Juliet Padilla, Dita Kiambao, Colita Luspo of Bohol, Evangeline Caserial, Marilyn Tamosa, Fidelisa Alfato, Joanne Matabuena. Hello and shout out din po kay Jorey Teran, Clarita Sedorante, Gorpi Domel Jun, Jeline Clemento, Teody Analuca, Salvador Carion, Grace Ann Mariano, Dodong Endico, Chemen Denueta, Leonora Granada. Hello and shout out din po kay Shinaki Ganda, Josephine Cabillar Katubig, Mirna Ponce, Jean P. 1111, Josephine Martin of Nueva Ecija, Lovina Aquino, Lolus Berato, Junaline Lorenzo, at Luz Biminda Saraos. Uli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ingat po kayong lahat and be positive, stay healthy, and be happy.